sa buwan itong sildo na hurutos na gabi eh. Pag-uli, upisa ginumos. Wanda! Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa palaod, huwag kamong mga Pariseo, mga tigpag-alingra, sama kamo sa mga pantiyon na pinintalag puti, nga maalindot ang awon sa gawas, apan sulod, puno sa mga bukog, sa mga patay, o sa mga hugaong butan, sa samang paagi, sa gawas, makita sa tanayin nga kamo maayo apan sa sulod ninyo puno kamo sa tigpakaruninon og sa mga sala. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamo mga Pariseo mga tigpakaruninon nagbuhat kamo mga maalindot nga lubnganan alang sa mga propeta o giadunuhan ninyo ang mga monumento ni atong mga maayong kinabuhi. Nilagingon ka mo kung kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang jibuhat ni patyon ang mga propeta. Usagiang ko ninyo na magkaliwat ka mo ni atong mga tao na ipatay sa mga propeta. Usapadayon o tiwasan ninyo ang isugdan sa inyong mga katigulangan, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Halimalingkod, maayong buntag na itong hapon. Buntag naman. Maayong palis na itong tanan. Sa itong Ebanghelyo karon, i-highlight ni Kristo kining hypocrisy ang pagpakaroon inyo nun. So, una niyang punto, yung gisaway ang mga Pariseo, magtutudlo sa balaod, kay sama kamo sa pantiyon na pinintalag puti. Maanindot ang awon sa gawa sa pansunod puno is mga bukog sa mga patay o sa mga hugang butang. So, may challenge na to kay masin o sigatag pagwapo o niya pati itagtaras. Why silingan? Why pariente? Yeah, sige ampo ni Mama Mary. No. Pag-imayin ang panaw sa akin. Ang kinahanglan, ang mga guwapo man mong guwapa dali. So kinahanglan, consistent. Ang hypocrisy, daily consistent. Guwapa ra o hitsura. Pero, hugaw ka iyo o kwarto. Kinasiksihan. Pero, iyang kwarto, sus, murat basurahan. Hypocrisy. Nagbunay, gisaway ni Kristo na to. Imasin o dindun prang atong external appearance. What about our internal life? Our interior disposition? Kumusta man ang akong kinabuhi? Imasin o niya, nindun sa katanawon, pero ang imong kinaiya, di magkaon o pero. Shhh, dahil naman po tinanawan ako. Gisaway na ni Kristo, hypocrisy. Kinahanglan, kung sige pakita na ito sa gawas, mo sila'y naasood sa ito, kasing-kasing. Yung pinaka-hardest journey, money, pinaka-long journey, is the journey from your mind to your heart. Pina naman ang kalangon ng itong kasing-kasing. Eh. O, gunahong na, doha. Now, one, two. Doon, doon, doon.
lumatod pa sa mga panggitan ng mga tao. The longest journey is from our mind to our heart. Hinati plano, pero di ka, sulto, kasi-kasi. Wala kung nga gani, connection, may connection sa itong mind of sa itong heart, managitawag hypocrisy. No? Kung nag-isaway ni Kristo ang mga Pariseo, na maragay sa binato, sama ka mo sa pantiyon, na pinantalag puti, mas anito tanawon sa gawas. Namusta na mo? Nindot kayong tanawon, no? Sa gawas. The more nindot ang tanawon sa sulod. Kaya kung connected ang atong external beauty sa atong inner beauty, kaya na, itawag na ito ang integrity. Amen? Amen. May nakamutagad sa nas taas, sa ubos, hawapon, gusto kayo mang nasaba, matikin taras, matikin kita iya, hypocrisy ka po na. Amen? Amen. Sa may disuntis kino, kung sa gihimo ni mo sa labing ubos, ni mo nga iksuon, gihimo na ni mo narin ako. Niya, kuya ro ba na? Wala ba si Mingo? Kasi gihimo ni mo sa labing taas. Ni mo nang gihimo na ako. Uy. Tinoon din eh. Inig-aris parin sa kapilya, maihaw ang nanok sa tangkan. Tinoon din eh. Nag-away pa. Uy, imo. Pastor ko, tampo na po. Ang gilali na ba cluster leader o hinder pa na tampo ha? Hindi ako ni para ako, para ng ispare. Hindi ka na po kung maharoy. Pag iaway ang hypocrisy. Wala nga, ayaw consistent ang atong external beauty sa atong inner beauty. Kaya mo, ang mulas pa yan, no? Ang inner beauty. Ang atong external beauty kayo, ma? Uy, mamunod to. Ang dalay mo, tapad na munod. So, ang external beauty, diligent mulas. Pero ang inner beauty, kanilang kabuutan sa mong anak, na nagkabuutan ni mo sa imong apo. Grabe na impact sa kinabuhi sa imong apo. Example, kung sabihin ng mag-usari yun, abuti ito. External beauty ra. Tinahalan na ito ron, parang di itang appeal ining Pariseo, hypocrisy, tinahalan na consistency sa atong external life o sa atong interior life. Ang pinaka-the best ay ang atong interior life. Pero uban, example, sa pinabuhis pare, ano uban, di ba ganahan ng pareha? Lapag uban, ganahan po lang ng pareha. Ano man, tungod na sa atong internal disposition. Sa may pinaka-importante din atong buhaton ron, atong i-examine na atong internal life. Kaya base ng exterior life nindot, pero huwag makonect sa interior life na ito. Munang ma-appeal tayo ni hypocrisy. Medyo consistency sa atong external appearance to our internal life. Internal disposition. Munang ikinahalan mo na itong pangayuon ron. Kasi mga Mary God, ang wapang Miss Mary, external. Interior po. No? Kananduha. No? Ina yung tapad, bapa ka? Bapa na magkag sa puno. Mati ulit ka rin. Sito iya na. Wala rin siya consistent. Hypocrisy. Wala nga nagkata nga ego, ana? Kaya bang ino mo, angkon mo mong ego mo? Na? Angkon mo? Ang unang ego, kining nagwalin. Apir, na? Wala niya, ato rin dumatun mga eksuon niya. Sa atong pagdawat, yeah. Sometimes we are hypocrite. Ang uban, kini mo din ay man. Kini, tapat, ito, kini. Kini, yung tapat. Si Mother, dugan ko pa ba dapat? Ito, ang tapat. So, huwag ka makapin.
So, kinahanglan atong gawaton na para ni nato yung kahiba. Huwag ka nangigong ginuwali. Para ni natong tanan. Kaya ang pung sa Ginoo sama sa espada nga ito. Hay suwak. Kailan mo nag-hay suwak? Dari, hakit, tumul, agent, serve. Kaya nung duha mo na suwak, igo mo, pila nagwali, igo kayo. Kaya nangigo mo ta. Kaya muna, say, muna, sir, espada. Kailan mo espada mo na mo prone sa mga dili maayong masanga na nitubo sa ato. Di maayong ataras. No? Kaya kayo mo kayo ubos kung maigo mo, hindi na po si Barbok. Kaya ba ko mura siya? Kung kuwan ba? Kaya ba ko nila? Kaya ba? Di na manimba na rin. Hindi ka lang sa pare. Ato nas di niya manimba. At tinoon nila. Sabi mo kauyon sa pare. Ako siya kaya kuwan na ba mo? Pamukay ba ang utros ang pare? Pati ikuwa sa ikuwa. Kaya ang pungs, Ginoo, kitang tanan ng ego. Mga hypocrisy. Kinahanglan ato ning buntugon o gatong pildihon. Kaya kanunay ni nag-hasol na to. Kining spirit of hypocrisy. No, may kagamnagad sa mong silingan. Tapos imong asawa, di mo rin sinhagan. Maayo kay kamo. Tindot kayong kinaiya at tuntos gawas. Nagkabot, ang imong isuon, may maayong relasyon. Tinawag nila, hypocrisy. No. Kung doon na yung mga tabangunan sa silingan, dali kayo. No, never do. Yung mong suon na sakit, sas, merise. Merise, merise. Asang kuot, asang taba. Hypocrisy. Kung taba ka niya sa uban, nabaw na sa imong pamilya. Na may uban niya magpa, hindi ba magpa-impress sa uban? Pero sa iya nga. Sampol, mga gilikanan. La inyong pre, bagkukong kung anong pre, bagkukong siyento pre. Daling pre, ito na ito magtumpa na pre, tumpa pre. Sinong pilutan pre, inyong pre, duka po pre. Iyan, usang buwan itong sildo, nahurutos na gabi eh. Pag-uli, upisa ginumos, wanda. Yan naman nagpa-impress sa mga kompa. Tinawa dili. Munang kinanglan ako kag trabaho unon di ay sa atong tagsatag sa kapinabuhi. Niining gitawag spirit of hypocrisy. How to destroy the spirit of hypocrisy? Munang na atong i-develop ng atong interior life. Ang atong interior disposition. Nga, Lord, nakasabi ko kanina na, no, sorry kay Lord, i-bless na ko ako silingan, no, i-bless na ko kubana, andam na po ko mahigugma sa iyaha, andam ko na muuban sa iyaha. Akong mga anak na nakasa, no, andam ko makiuban sa unsapay ilang kadautan nga na iagmuman. Wala nga, hypocrisy, manato it cast out. Spirit of hypocrisy, I command you to depart from my mind. Para hindi na ta plastic. Masala na ta authentic. Kung ma-avoid na nato ang spirit of hypocrisy, kaya siya, maayon ka sa tubangan. Hindi katalikot, atong hindi pa kong, shh, di ko, na maayo kayo sa tabang nga sa talikod, dahil ang istorya, hypocrisy. Kung concerned yun ka sa inyong isuon, istorya tabi. Na kayo isulti na inyong anak. Na, gusto ko ba kayo ng istorya na ito sa kuwa ng hypocrisy. No, alaot ka mo mga tip pa karon inyo. So karon,
Lord, make me genuine. Make me authentic before you and before the presence of your people. Make me real. Make me authentic. Make me, I cast out the spirit of hypocrisy. So, mani po kayo una ito karon, sunod din itong Santos Ngamisa.